Zero. Start. So welcome to IMG Members Presentation, our financial coaching webinar also. Okay, today is September 17, 2017. So hold on your seats. Yung mga rules lang po, no? Sana maalala nyo. Bawal matulog, bawal mahiga sana. Pero anyway, andyan na kayo eh. Okay, pero sana wala pong matutulog na tuluyan. Okay? So thank you. Let's start. Let's all welcome our speaker for tonight, Mr. Malvin Leano. Okay? So let's start, bro. Okay, thank you. So patamsap naman po ako, naririnig ako. Kung kaya pong i-on yung video, it's okay. Okay, thank you, Kat. Thank you. How about yung email de Lopez? Tonight, naririnig po tayo. Patams up na lang. Wala ata silang ginagumod. Thank you, Eileen. How about si Ken? Alright, Joanna T. Thank you. And puro babae ata guest natin ngayon. Yung LGI, so wala siyang ano, no? Audio. Alright, so let's start. Okay. So again, good evening. Everyone, sa lahat ng mga attendees natin for tonight. So, this is our campaign mission. Ang goal namin by 2020 is to educate 1 million families. Okay, by 2020. So, ito po yung part ng aming global financial literacy campaign. So, especially mo OFW, so meron tayong guest dito ng mga OFWs na kailangan talaga ng ganitong information. So all you have to do is listen very carefully. So na-discuss naman ni Sir Jerry yung mga rules natin, ano? So for the next 1.5 hours, so marami tayong matutunan, especially personal finance. So pakilala po muna ako para mas mas magkaintindihan tayo. So again, ako po si Malvin Leano. I'm Coach Malvin Leano. I'm one of the executive vice chairman ng IMG or International Marketing Group. Okay? So, I'm also a certified financial educator sa Heartland Institute of Financial Education. I'm also a coach and trainer ng Truly Rich Makers Team and a member po ng Truly Rich Club, yung kay Bo Sanchez. So, nag-invest din ako sa stock market. So, yun po yung aking guide. Okay, yung PRC. So, kaya nag-member ako dyan. And we worked sa Intel for 12 years kami mag-asawa. So, kung alam niyo po yung Intel po is one of the biggest semiconductor in the world. Kaya lang, noong 2009, nag-close po siya, no? So, isa kami sa mga more than 5,000 employees na nawala ng trabaho because of the global financial crisis sa US. Okay, and then I'm also an entrepreneur. Okay, and yan po, naging mission na namin and passion is magturo ng financial education, financial literacy, kung paano mag-save at mag-invest ng tama and correctly. Alright, so nag-join ako sa IMG March of 2010, and isa sa mga nagawa sa amin ng IMG or ng International Marketing Group is yung na-transform kami dito from spender to become saver. So, ayan po. And now, we are now an investor. So, ito po yung book na isa rin sa mga nakatulong sa amin para makapag save and invest ang tama. So, nung nag-attend kami ng financial coaching dito sa Cavite, okay, so, binili namin yung libro sa National Bookstore kasi yun ang recommended nung coach that time. So, yung nagturo noon sa Cavite. So, binili po namin sa National Bookstore and very powerful yung book. And I found out na si Bo Sanchez pala is a member din ng IMG since 2006. And yan rin po yung amin naging spiritual community. So every Sunday, so we attend the feast dito po sa PICC. Alright, so bago tayo magsimula, so normally we start our seminar or webinar through the prayer. So the true Millions Prayer by Brother Bo Sanchez. So, pwede niyo po akong sabayan. Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot be what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe.
Use me as your channel of love. Give me the ability to pray well that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So again, once again, especially sa mga first-timer natin, good evening and welcome sa ating orientation and financial coaching webinar. So, sa mga first siguro, kung paano tayo makapag-ipon, kung paano tayo makapag-invest ang tama. So, maybe, may iba, expectation nila is, paano nila i-increase yung cash flow nila, paano nila ma-achieve yung passive income, o paano nila ma-achieve yung financial freedom, or paano makakawala sa utang. So, yun po yung mga i-discuss ko today, or tonight, and I want you to listen very carefully. So, wala namang mawawala sa inyo, di ba? So, for the next 1.5 hours, okay, so, yun po yun. So, let's begin. So, ano po ba yung mga rules natin? So, binanggit na nga ni Sir Jerry kanina. So, especially yung pinaka-last part. So, focus and learn and Q&A will entertain the question after the webinar natin. Alright, so okay na po ba tayo? So, thumbs up po kung ready na po ang lahat. Thank you, Kat. How about the others? Alright. Oh, very aggressive ang aking mga audience today, ah. Alright, thank you. So, ano po ba yung mga i-discuss natin for webinar? So, ayan po. Number one is, why do we need financial education? Ba't importante po yan, ano? Number two is, ano po yung mga financial concept na kailangan natin matutunan bago tayo mag-invest? Yari mo kami aso dyan sa paligid mo. Pwede bang mag-hit ka muna? Naririnig ko yung hole. Ano sa? Ano sa kapahay? Kaya nga eh, mag-meet. Ikaw muna, huwag yung mag-meet ko muna rin. Okay. Ayan, thank you. Ayan. Nag-i-dis ako eh. So, number three is ano po yung mga key financial solutions. So, we need to know and understand. So, importante po yung number three. Eh. And then number four is how IMG or the company paano sila paano siya makakatulong sa atin kagaya na nangyari sa amin for the last 7.5 years and then yung personal financial check-up. Okay, so why do we need financial literacy? So may challenge kasi tayo in the future. So number one challenge natin dyan in the future is the uncertain labor market. So if you notice ngayon po, no, ang dami na po nawawala ng trabaho because of the globalization and the automation. So ang dami na po napapalitan ng mga ang mga tao ngayon, pinapalitan na ng mga machine o ng mga robot. So, when you go to the bank, so dati, no, pipila ka pa doon ng pag-ahaba-haba, okay, para makapag-transact. But today, mayroon na doon isang kiosk or machine, pwede mo na magawa yung gagawin natin. Mag-deposit, mag-withdraw, mag-transfer, so in everything. So, isa sa mga example natin yon. And manufacturing jobs are moving overseas sa Katko. So, one of the major reasons po, kaya po na-close yung Intel, yun po yung company namin before. Intel is 35 years in the Philippines. So, sino po magsasabi, magkaklose pa siya. So, dahil mas mura po ang offer ng Vietnam, so, nag-shutdown po yung Intel dito sa Philippines. So, more than 5,000 employees nga po kami nawala ng trabaho. So, yun po yung sa mga challenge natin in the future. Number two is the low savings and high debt. So, yun ang mga problema ng mga retirees today o yung mga magre-retire. So, di ba, lahat naman tayo dito, 10 years, 20 years, or 30 years from now is magre-retire. But the question is, are you ready for your retirement? So, hindi talaga napapaplanuhan ng mga Pilipino yung retirement nila. Kaya, sabi dito, many people may have to work beyond 65 years of age, old age, to survive. So, if you notice dito sa senior citizen survey natin, 98% ng mga senior citizen today is financially broke. Diba? So, struggle sila sa finances nila. And only 2% sa mga senior citizen today, yung mga tinatawag na financial independent. O yung mga nagta-travel na lang, nag-enjoy na lang sa buhay. So, 40% sa mga senior citizen today is, ayun po, rely on their children. So, sino po ba dito sa mga guests natin today, ang gusto nila pag senior citizen, umaasa sa anak. So, syempre, ayaw natin, diba? Kaya dapat ngayon pa lang, habang malakas ka, habang kumikita ka, ayusin na natin yung finances natin. 20% sa mga senior citizen today is nasa charity. So, nasa home for the aged, nasa mga, di ba, charity. So, pagka nagkasakit,
So doon sila pumipila sa PCSO, okay, kapitan, kay mayor. 30% still working. So gusto ba natin at age 60 or 65, tatrabaho pa rin tayo. So marami pa rin nagtatrabaho kahit 60 and up kasi po wala silang tipon. Low savings, maraming utang. And 8%, so iba po, sinasabi nila, meron naman akong pensions, SSS or GSIS, but the question is, enough ba yun? So, masyado siyang maliit, ano? And again, only 2% sa mga senior citizen today yung nag-i-enjoy nila sa buhay, nag-golf, okay, kasi sila nagpupunta, tipo, nakapag-build sila ng kanilang wealth. So, ang challenge dito po is, ano po yung nakikita natin in the future? So, lahat tayo darating sa ganyang situation, but are you ready for your retirement? So, number three is the high cost of education. So, isa sa mga challenge natin in the future, especially pag magkaroon tayo ng family at magka-college sila, yung lack of preparation for college planning. Okay? So, do you know how much you need to send your child into college? So, sa mga may anak na po dito, eh, siyempre, ako, kagaya ko po, I'm a parent, I'm at meron po tatlong anak, siyempre, gusto natin as a parent na magandang edukasyon para sa mga anak natin. Pero ito po yung di natin na paghahandaan. So, estimated college education for your course as of last year. Para makagraduate po ang isang bata, you need 1 million pesos sa mga private school. Okay? So, 250 pesos in 1 year. So, kung sa private school naman po, kailangan natin mga 400,000. So, isang bata lang po yung pinag-uusapan natin. So, kung dalawang anak natin or tatlo, so, magkano kailangan nating budget? And every year po, tumataas ang matrikula, di ba? So, yung 1 million, 10 years from now, is maliit na pang value niyan. Alright? So, again, kaya kailangan talaga meron tayong planning and preparation para yung mga anak natin, makakagraduate sila, makapag-aral sila sa gusto natin. And finally, to complete yung ating challenging future, is increasing the cost of living. So, presyo ng gasolina, ng matrikula, ng bigas, ng kuryente, ng tubig, tumataas. And when the need arises, the only option is debt. Okay? So dati po kasi ang 1,000, marami yung mabibili eh. So magpunta ka sa mga department store or groceries, 1,000 pesos, magpupunong mo yung pushcart. But today, ano na po ang mararating ng 1,000 pesos? So nasa pushcart pa din, kaya lang dalawang plastic na lang. So lumiliit po kasi yung purchasing power ng pera natin because of the inflation. So ang message po ng nitong number 4 is, kailangan huwag ka lang umasa sa single income stream mo, no? So you need to build or create a multiple source of income stream para mas marami tayong mag-iipon, makapag-invest at mabili natin yung mga gusto natin. Alright? So the good news is, with financial literacy, we can face all those challenges. There's hope. So meron pang pag-asa. So kaya, make sure nakikinig tayo mabuti dahil very important ito mga i-discuss ko mga slides. Alright? So sabi nga ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Okay? So, what are the key financial concepts you need to know? So, meron tayong apat na kailangan natin maintindihan. Okay? Number one is the X-curve o yung simple planning to achieve financial freedom. Number two is how to build a strong financial foundation o yung building a solid financial foundation. Number three is this is the secret of the wealthy people, yung power of compound interest o yung rule of 72. Okay, and pay God and yourself first. O yung 10-20-70. So other term itong pay God and yourself first, the abundance formula. Alright, so focus sa tayo dito. So number one is the X-curve. So obviously, letter X naman siya. No? Sa line na pataas, representing the money line. At yung line na going down is the responsibility line. Okay, so sa school, ang X is wrong, di ba? But in financial planning, pag ginawa natin yung X-curve natin, ay sigurado, achieve financial success, achieve financial freedom. Kasi po, normally, pag bata tayo, wala pang ipon yan, or kakunting ipon. Okay? The same time, may mga responsibilities na po yan. Lalo po, lagi po binibigay na example, yung mga maaga nag-aasawa. So, kakunting ipon, tapos may mga responsibilities sa sila. So, ako po, no, in my 7.5 years doing this mission, may mga nami-meet po ako, 22 years old o 24 years old. May mga anak na sila, may family na sila. Okay, so maaga talaga silang nakakaroon ng family. So ang goal natin, dahil lahat po tayo magiging old,
Okay? So make sure yung ating money line from no savings, dapat ma-achieve natin yung tinatawag na big savings. So kailangan itong line na ito pinapataas natin. So ito yung tinatawag na low building wealth. Magtanim ka, mag-ipon ka, mag-invest ka para meron kang i-harvest in the future. Para pagdating natin dito, at the end of the day, you build your wealth. At the same time, your responsibilities, from big responsibilities, dapat pagdating natin dito, almost no responsibilities. Siyempre, sino po ba ang gusto dito? Yung may edad na, marami pa rin responsibilities. Tapos wala pa rin ipon. So, yun po yun. So again, X-curve is very simple but very powerful planning tool to achieve financial freedom. Alright, so pataasin natin si money line para bumaba at pababay natin yung responsibility line. So ano po ba yung mga responsibilities natin? Ayun po, yung mga food, shelter, clothing, education, health, debts and loans. Ito po yung mga kailangan natin para mag-survive. So ito po, mga permanent po ito, hindi po ito temporary. Okay, so ano po ang nagsusupport dyan? Yung ating income. So hindi lang basta income, yung tinatawag na active income. So, two types of income. Number one is active income. Number two is the passive income. So, pag-usapan muna natin yung active income. So, kaya po nakalagay rito, you need to work hard to earn money. So, kailangan kumilos ka para kumita ka ng pera. So, kung ikaw, empleyado, kailangan nagtatrabaho ko, time in, time out. So, no work, no pay. Kung ikaw po, doktor, para kumita ka ng pera, kailangan meron kang pasyente. Kailangan meron kang, lawyer ka, kailangan may kaso. Si Manny Pacquiao, ano bang ang puhunan niya para kumita siya ng pera? Diba? Boxing. Yun ang profession niya. So, pwede siyang mambugbog o pwede siyang bugbugin. So, pag natalo siya sa boxing, may premyo pa din siya. Pero pag nanalo siya sa boxing, mas malaki yung premyo niya. Alright? So, I hope na nag-get natin yun. So, another good example, kung may negosyo ka, example, tindahan, sari-sari store. Kung nakasarado yung tindahan mo, wala kang benta. Kaya dapat lagi naka-open. So, active income. So, temporary po itong income, hindi sa permanent. So, another source of income na dapat maintindihan natin is yung passive income. So, passive income, ito na po yung money working for you. Ito na po yung perang magtatrabaho para sa atin. Diba? So, ang sarap pakinggan, pero hindi siya madaling ma-achieve. Okay? So, kung tatanungin ko po kayo, ano mas maganda sa dalawa, active income o passive income? Siyempre, ang gusto natin, passive income. Pero kung tatanungin ko ulit kayo, anong meron tayo ngayon? Active income o passive income? Siyempre, active income. Lahat naman po tayo nagsisimula from the active income. But again, ang goal natin, the end of the day, dapat ma-achieve natin yung passive income na pwede pala yung pera magtrabaho para sa atin. So, yun po isa sa mga goal nitong webinar natin, to make money work for you. Okay? And one of the bigger responsibilities, pagka andito na tayo, no? Pag umiedad na tayo, yung ating health situation. Kasi saan po ba lumalabas ang sakit ng tao? Pag bata o pag mature? Siyempre, kapag mature. So, kaya dapat hindi ka lang nag-build ng wealth mo, dapat i-build mo rin yung sa health mo, especially the long-term health care. So, I hope naiintindihan po natin yung X-curve. Okay? So, i-convert natin from active income to passive income. Now, let's talk about the possibilities while building your wealth and reducing your responsibilities. So, in life, there's two possibilities, kaya meron siyang if sa gitna. Number one possibility is what if you die too soon? And number two, or letter B, is what if you live too long? So, yan lang po yung pwede natin mutahan. Mawala na maaga, o humaba yung buhay natin. So, if you die too soon, especially if ikaw yung kumikita, ikaw yung breadwinner, ikaw yung head of the family, working abroad, okay, para magpadala ng pera sa Pilipinas, kung mawala po tayo, so kanina pong problema yon. So, siyempre, problema ng family na maiwan natin. So, ang question po dyan, do you love your family? Of course, mahal natin yung family natin. Kaya po, pag na-die too soon tayo, ang solution dyan, dapat meron kang protection o insurance. O other term is income replacement. So, kung mahal natin yung family natin, dapat meron kang protection. Actually, ang insurance po, para siyang umbrella. Okay? Para pag nawala po yung may hawak na umbrella, kung naka-insured, tuloy pa rin ang buhay ng family natin. So, insurance po, hindi po yan para sa atin, para sa may iwan natin. So, yun po yung purpose ng insurance. Lalo na kung wala pa tayong ipon. Kung marami ka na pong ipon, mayaman ka na, pwede ka nang hindi ko muna insurance kasi pwede ka nang self-insured. So, yun po yung possibilities and the solution. Alright? So, next is, what if you live too long? So, good news, sumaba ang buhay natin, di ba? Pero ang bad news niya, paano kung wala ka ng pera? Kaya,
marami po kami na nakakausap dito sa mission namin na to na, na imagine 20 years, 30 years na trabaho, working abroad, seaman, engineer, doctor, in less than 5 years, yung retirement money nila nauubos. Kasi nga po, walang financial literacy. So, if you live too long, kanina naman pong problema yon. So, mahal niyo po ba yung sarili niyo? Do you love yourself? Okay? So, kaya dapat meron ka pong investment and long-term healthcare. So, pagka po may edad na tayo, ang kailangan na natin investment and long-term care, hindi na po insurance. So, yun po yun. Alright? So, I hope naintindihan po natin itong X-curve, ano? So, gawin natin yung X-curve natin. So, po, 10 years, 20 years, 30 years from now, with your financial freedom. Okay, number two is how to build a solid financial foundation. Okay? So, like building a house, you build it from the ground up. So, bago tayo mag-invest, maybe iba dito, kaya umatin gusto matuto mag-invest, ano? Pero make sure bago ka mag-invest, kailangan protektahan mo muna yun ng emergency fund. So, ang pag-set up po ng emergency fund, at least 3 to 6 months ng yung expenses, income or expenses. Kung income nyo pa is 20,000 a month, so dapat mga 30 to 60,000 ng ating emergency fund. Para in case of emergency, may mahugot tayo. Okay? So, dapat tanggalin natin yung mga bad debts natin. Kasi pa mas malaking interest ng utang kaysa investment. So, to give you an idea, credit card interest rate per month is 3.5%. So, 3.5% multiplied by 12 months is around 42%. So, mas malaki pong interest ng utang kaysa investment. Alright? So, meron po tinatawag na good debt and bad debt. So, yun, more details po when you attend the workshop ano, dito sa IMG. Next dyan is dapat meron tayong protection. So, ako po, marami ako na experience o nakakausap na may mga bagong sakyan. Siyempre, pag may bagong sakyan, anong pinukuha mo sa kanya? Siyempre, insurance, di ba? Yung comprehensive insurance. Pero yung driver, napapansin ko, walang insurance. Or may insurance yung driver, pero maliit yung coverage. Mas malaki yung coverage ng kotse. And then, yung pinakailalim po, para hindi talaga mag-collapse yung foundation natin, dapat meron kang healthcare. So, meron dapat tayong short-term, meron din long-term. So, ito pong short-term, ito yung benefit natin sa company. Diba? Normally, yung mga MaxiCare, IntelliCare, Medicare. So, may mga care. So, mga gamit lang natin yan kapag, ayan, napakinabangan po tayo ng company. Pero kapag nag-retire tayo, nag-resign, o nag-close yung company, kagaya namin, so wala ka ng healthcare. So, dapat meron kayong long-term. So, ayan po. So, umpisa natin sa ilalim. Kasi po, pag inuna nyo yung nasa taas, nagka-problema dito sa ilalim, magko-collapse po. Or yung investment nyo, magiging emergency fund. At investment po, hindi naman siya guaranteed, di ba? So, maganda siya long-term at kailangan natin discipline. So, make sure you build it right and build it strong. So, yun po yung pag-build ng financial foundation. Number three, is pay God and yourself first. So, if you notice, ano, mayroon tayong slide na pinapasok din natin yung pay God. So, hindi lang kasi pera-pera yung mission natin dito. So, sabi nga ni Warren Buffett, so do not save what is left after spending, but spend what is left after spending or after saving. Okay? So, kasi po, normally, no, pag dalating ng sweldo o ng income, saan siya unang napupunta? So, sa mga expenses natin, di ba? Sa mga mayaman na, lalo pa natin pinapayaman sa mga needs, sa mga necessities. Pero para i-bless ka talaga, siksikligliga dumaapaw, dapat marunong tayong mag-tide. So, pagdating ng sweldo, 10% po niyan dapat give back to the Lord kung saan nag-grow spiritually. So, okay, yan po yung ultimate purpose ng wealth. Use it for love. Diba? So, yun po yan. So, gusto natin i-bless tayo, siksikligliga dumaapaw, you need to give back. Kasi siya yung nagbibigay ng lahat ng mga blessing natin. So, dito lang din kami natuto sa IMG na mag-tides. Okay? Kasi di namin alam niya paano ba mag-tides. And it's biblical and it's proven in Malachi 3:10. So, yun po yun. Alright? So, dapat din mag-save tayo and mag-invest minimum 20% of our income. Kasi hindi naman habang buhay nagtatrabaho tayo, o kumikita tayo, o OFW tayo, o minegosyo tayo. So, dapat magtabi tayo. So, maganda example po dyan yung mga langgam, di ba? So, ang mga langgam, kung manonotice nyo sila, nagtatabi talaga sila para pagdating ng tag-ulan o ng tag-uto, mayroon silang kakainin. So, ganoon din dapat tayo mga Pilipino.
So, kailangan habang malakas tayo, habang kumikita tayo, habang capable pa tayo, kailangan mag-save and invest tayo for the future. Yun po yun, minimum 20%. And then, yung matitirang 70%, yan pong i-budget natin, expenses and lifestyle. So, how to do that? You need to live simply. Live below your means. So, bilhin lang natin kung ano yung nararapat. So, huwag tayong bumili ng mga hindi naman kailangan. So, pag tinractice po natin itong 10-20-70, ay maganda po yung magiging financial future nyo. So, ito po yung tinatawag din namin abundance formula. At nasulat po yun sa dalawang libro ni Bo Sanchez, The 8 Secrets of the Truly Rich and the Abundance Formula. Alright? So, may natutunan na po ba? Paki-thumbs up naman po kung may mga natutunan. Alright, thank you. So, make sure yun, nagtitake notes po tayo, ha? Alright, thank you. So, concept number, before the concept number 4 is, ang question dyan, Sir Malvin, paano ko ba ipapractice yung paying yourself first? Diba? So, maganda sa slides, pero paano ko nga siya ipapractice? So, yan po, you need to classify your needs and wants. So, yung needs po is kailangan natin para mabuhay. Yung wants, minsan kailangan lang natin yan para mag-enjoy. So, kung bibili ka na isang bagay, so, yeses natin. For, may purpose ba yan o pang-forma lang? Sample, mga bag. So, syempre, pagka simpleng bag lang yan, mumurahin lang yan, bag pa din yan. Pero pag nilagyan mo na yan ng logo ng LV, o ng letter M, o letter K, so 100,000 yung value niyan, di ba? But again, kung sobra-sobra naman yung pera mo, eh, reward mo naman yung sarili mo, lalo na yung mga girls. May hilig sa mga bag, di ba? O, kagaya lang po ng simpleng shirt, kagaya ng suot ko. So, pagka simpleng polo shirt lang yan, magkano lang yan sa divisoria o sa mga mall, di ba? Mga 300 pesos. Pero pag meron na yung crocodile, malaking buhaya, ay libo na pong bal ang halaga niyan, di ba? So again, purpose or forma. So watch. So parehas naman tayo ng oras, ano? Pero may mga mamahaling relo, mga gadgets. So different phone or every 6 months, so every year, nag-upgrade ng gadgets or ng phone. Okay, so may nakilala po ako, tatlo talaga yung kanyang cellphone. At yung talagang, yan, na-addict po sa shopping. So lalo na dito sa amin, sa area namin sa Cavite, actually ang pambansang pasyalan po, ang lugar ng pasyalan dito is hindi na po simbahan eh, mall. Ang dami pong SM dito sa lugar namin, kaya super traffic na po. So again, when you buy something, so i-assess natin, purpose or forma. Okay? At ito pa po, magandang slides din to. Sa mga hindi pa kaya mag-ipon, kunin nyo itong slides na to. Kasi po, kung mahilig kayo mag-soft drinks, ang dalawang soft drinks per can is 25 pesos ang isang can. 1.5 po siya sa isang buwan. Annual cost is 18,000. So imagine, yung 50 pesos per day na itatabi natin, in 20 years time at 12%, meron siyang 1.5 million. So ano po ang gusto natin in the future? Diabetes o 1.5 million? Diba? Okay, siyempre gusto natin. May 1.5 million ka na, wala ka pang sakit. Coffee, so magkano po ang kape sa Starbucks? So, mahal, di ba? Pero, okay, iba talaga, dahil gusto sa Starbucks, for convenience, okay, pero magkano lang po yung 3-in-1 coffee? Bili na lang tayo ng mug ng Starbucks, di ba? So, dito sa example, 20 per cup, 3 cups a day, o tatlong beses ka nagkakape isang araw, so which is 60 pesos. Alright? So, 1.8 ang monthly cost, annual cost 21,600. So imagine 1.8 million pala yan in 20 years time. At marami pa pong iba, lotto tickets, so yung mga nag-invest sa lotto, so nanalo na po ba kayo? Okay, pedicure, manicure, so mga girls walang magawa sa buhok, di ba? Ang kulot, pinapaunat, ang unat, pinapakulot, may kulay pa. So 2 million po yun. So, these slides represent na kung gusto talaga natin, mayroong paraan. Kung ayaw, marami talagang dahilan. So, yun po yung message itong slides ito. And number 4 is yung compounding interest. So, ito po yung secret ng mga wealthy people. Kaya po mga mayaman, lalo silang yung mayaman. They know that and harness the power of compounding interest. Alright. So, sabi ni Lolo Albert Einstein, so yung rule of 72 is 72 divided by the interest rate. It takes the number of years it will take for your money to double. So, ulitin natin. So, 72 divided sa interest rate kung saan nag-invest, kung yung interest rate,
do-double yung pera natin. Okay, bigyan ko po kayo ng example. Example, meron kang pera. So, pilihin pa ng example. Example, si Ma'am Eli. Yan. Elin pala, Elin Domingo. Si Ma'am Elin Domingo, age 29, meron kang 100,000. Nilagay mo sa 4% o naka-invest sa 10%. So, kailan do-double yung pera ni Ma'am Elin? So, apply natin yung rule of 72. 72 divided by 4% equals 18. So, your money doubles every 18 years. Alright? So, focus tayo dito. So, do-double yung pera ni Ma'am Elin every 18 years. 29 tayo. So, after 18 years, 47 na si Elin, magkano yung 100,000? Ang doble po niyan, 200,000. Okay? Another 18 years, 65, magkano na yung 200,000? Magiging doble, 400,000 pesos. So question po, especially sa mga first-timer, pwede na bang retirement money yung 400,000? Masyadong maliit, di ba? So kaya you need to increase your financial IQ. Buti na lang umaten ka nitong webinar. Buti na lang, pinagbigyan mo yung nag-invite sa'yo. Kasi matunan mo yung secret ng mga wealthy people. Now, what if nakahanap ka naman ng 8%? Nagbibigay ng 8% every year. So same formula, 72 divided by 8% equals 9. So, mas mabilis na siya ngayon. Okay? Money doubles every 9 years na siya. Kung dati dito, 18 years to double dahil nasa 4%, dito do-double na siya every 9 years kasi po nasa 8%. O, same age, at age 29, may 100,000, do-double na po yan every 9 years. O, at age 65, mas malaki po yung pera mo, 1.6 million. Alright? Now, hindi po yan ang secret ng mga wealthy people. Dito po sila nag-invest. Okay? Kung alam po natin yung 12%, so imagine kung lahat ng mga Pilipino o tayo rito na nakikinig today, kung marunong tayo mag-invest ng tama, pwede talaga tayo maging multi-millionaire. So at ito po yung natutunan ko for the last 7.5 years na hindi tinuturo sa school. So 72 divided by 12% is 6, or your money doubles every 6 years. Again, age 29, kung meron kang 100,000, ano? At 12%, compounding annually. So, at age 65, magkano ang pera natin? 6.4 million pesos. So, yan po yung nagagawa ng financial ignorant. Kung hindi talaga natin alam ang pera, ang how money works, hindi natin ma-achieve itong ganitong amount na to. So, share ko po sa inyo, nung nag-close po yung company namin, Intel, so, syempre, nabigyan kami ng retirement money. So, saan namin in-invest yung pera namin? So, normally, ini-invest natin mga pera natin dahil wala tayong alam sa investing sa banko. Magkano po interest rate sa banko? So, that time, pera kami ng banko, 1% per annum o per year. So, kung i-apply natin yung rule of 72 at 1%, so 72 divided by 1 equals 72 years. So, kahit may 1 million po kami doon, do-double yun after 72 years. So, ilang 72 po mayroon sa buhay ng isang tao, di ba? So, kailangan maintindihan natin. So, tandaan niyo po sabihin ko na everyone has the right to become wealthy if you know the right information, kagaya po nitong rule of 72. At ito rin po yung formula para hindi ka ma-scam. Kailangan alamin mo, kailan do-doble. Pagka po mabilis dumoble yan, in 2 months, in 3 months, di ba, ay tumakbo na po kayo. Kasi mga mabilis dumoble yung pera, mabilis din nawawala. So, sayang, di ba? Kaya, kailangan talaga inaaral muna bago tayo mag-invest. So, yun po yun. Alright. So, ito po yung rule of 72. At sa investing po, kailangan talaga consistent and think long term. So, kung kaya natin magtabi ng 100 a day at 12%, 100 a day is 3,000 a month. So, imagine in 30 years time, meron kang 10.3 million. So, example, sikat. Kaya mo magtabi-cut ng 100 a day. So, challenge mo yung sarili mo. 100 a day, in 20 years time, meron kang almost 3 million. So, hindi mo na kailangan magtrabaho. Kaya, nakakatuwa po kung may mga guest tayo dito ng mga millennials, ano? Mga bata. So, imagine, in 40 years, at age 40, you become a multi-millionaire. So, yun po yun. So, kung gusto naman natin, medyo nasa age 40 na tayo, if you want to achieve 14 million 20 years after, so 500 pesos naman a day ay tabi natin para in 20 years time, meron kang almost 14 million. So, it's not what you earn, it is what you keep. So, yun po yung discarte sa investing. So, you need consistent and dapat long term. Hindi dapat yung put and take
put and takes. So, ang trading po ginagawa natin. So, tinuturo namin dito, long-term investing. Okay? So, again, i-recap natin no, yung X-curve. So, simple but very powerful planning tool to achieve financial freedom. And number two, financial concept natin is yung how to build a strong financial foundation. Number three is the abundance formula. And number four is yung rule of 72. So, I recommend na gawin talaga natin lahat itong mga concept na to at malaki talaga maituturing ito sa pang-araw-araw natin. Okay. So, the question is, alam na natin yung concept of investing and where to get the money to invest. The next question is, tanongin natin yung sarili natin. Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung purpose natin? What is your big why? So, bakit kayo umattend sa webinar natin tonight? So, maybe may nag-push atin or gusto talaga natin matuto. So, alamin natin. So, kaya make sure meron talagang mangyayari after this webinar. Kasi sayang naman po, di ba, yung opportunity. Okay, so define your financial goals. So, marami po ako na-encounter, nakakausap na tao, nag-invest, pero hindi nila alam para saan yon. So, make sure kung mag-invest ka, meron kang financial goal, meron kang objective. So, number one, na kailangan natin i-prioritize is the healthcare. Kasi nga po, mahal talaga magkasakit at lumalabas talaga mga sakit natin pagka medyo may edad na tayo. So, isang sakit lang sa family, talagang mauubos po yung mga assets natin at yung mga inipo natin. The greatest wealth is your health. So, i-prioritize din po natin yung retirement money. Diba? So, kasi po, mahirap nga po mag-happy-happy kung wala tayong money. So, you need to build your wealth. So, magka-college po yung mga anak, syempre, kailangan din natin mag-ipon para sa preparation ng college education nila. And pinakita nga natin kanina, you need at least 1 million to para makagraduate ang isang bata in 4-year course. So, meron po ba kayong mga dream house, mga dream car, o dream vacation? So, yun po yung dapat mag-motivate sa atin. Kung bakit ako sasali sa IMG, kung bakit ako mag-invest, o mag-save, o mag-plan. So, yun po yan. So, libre naman mangarap, di ba? Pero, masarap po kung yung pangarap natin is unti-unti natutupad natin. Kasi po, meron tayong ginagawang aksyon. So, wala pong yumayaman. Lagi sinasabi ni Sir Jerry, to, wala pong yumaman sa pag-aattend lang ng mga seminar o pagbasa ng mga libro. So, para ma-achieve nyo talaga yung financial success o financial freedom, kailangan merong execution. Kailangan merong mangyari after. So, ito po, magandang slides din po ito. So, kung mag-invest kayo, saan nyo ilalagay? At ano po yung goal natin? So, ito po yung tinatawag na investment goals at saan nyo siya pwedeng ilagay o mga investment instrument. Alright, so emergency fund, syempre, duration niya immediate kasi nga emergency, lagay nyo sa banko, sa mga time deposit o sa money market. O ilagay nyo sa bahay. Okay? Madaling hugutin. Home repair. So, ang duration niya, normally short term, magpaparenovate ka ng bahay 2 years from now o 3 years from now. Lagay mo sa mga bond fund o time deposit. Yung education naman po, so, i-assess natin kailan ba magka-college yung anak natin. So, lagay niyo po sa growth plus liquidity. So, normally, we recommend sa mga balance fund. Yung nagbibigay ng mga 12% per annum. Retirement naman po, so, kailan ka magre-retire? Next year? 5 years from now? O 20 years from now? So, kaya dito sa IMG, tinuturoan kayong retirement planning. So, we have a program about the retirement planning. So, lagay niyo po sa mga equity fund, sa mutual fund, at sa stocks. Yan po yon. Kasi matagal mo pa siya kailangan. And protection, and siyempre, guaranteed na pwede kang mawala, pwede nga ma-die too soon, at pwede tayong magkasakit. So, anong meron dapat tayo? So, yun po, insurance and healthcare. So, don't put your egg in one basket. So, make sure i-diversify natin. Hindi pwedeng isang investment lang para sa lahat. So, kailangan diversify. Alright? So, ano po yung mga financial solutions na kailangan natin maintindihan at malaman? So, number one, ituturo ko sa'yo na dapat meron tayo is investment. So, like mutual fund and stocks. Number two is, kailangan maintindihan natin yung purpose ng insurance, yung tinatawag nating income replacement. And number three, one of the important financial solution na meron talaga tayo is the healthcare, short term and long term. Alright? So, pag-usapan natin ng mutual fund. So, maraming akong friend ano, na nagkaka-interest talaga paano mag-invest sa mutual fund. Pero, hindi siya talaga basta